Magandang gabi po sa lahat. Good evening so to everyone. Welcome to this week's edition of Scoop on Air dito po sa Manila Times studio, television studio. The Southeast Asian Games is gone. Ano na lang, usok na lang ng battle ang natitira dahil sa hindi pa umuwi ang ating mga nakalabang talunan. Kumbaga. Anyway, yun pong author ng ating overall victory, championship victory, ay ating guest ngayon. Pangatlong beses na nating nagiging panauhin itong taong ito na siya ang nagkuwenta ng kung mga ano-anong bagay kung paano tayo magiging overall champion. At siguro nakita nga naman, opening day pa lang, bagsak na kalaban. Kumbaga sa basketball eh, yung parang ang pinadala natin, PBA All-Star, wala na kalaban-laban yung mga kalaban. So, yun din nangyari sa ating ano, lahat ng events, eh, halos lahat. Wala yatang sports na hindi nanalo ng gold. Ano? Meron din po. Anyway, masyado pong devastating ang ating panalo. In fact, in the history of Southeast Asian Games, simula pa noong 1977, kinocover ko na to, eh, ito ang pinaka devastating victory that any country, any edition, any time, ay natala sa kasaysayan ng Southeast Asian Games. In fact, yung ating opening day na 23 gold medals, yun po ang pinakamalakas na puwersang dumapo sa ating mga kalaban sa kasaysayan ng Southeast Asian Games. Kung saan man ito ginawa, kung sino man ang host, kung ilang araw, ito po, yung 23 gold medals na yun po pinakamarami. I don't know itong mga nakaraang araw kung meron pang nag-surpass doon. But as far as I'm concerned, sa opening day, yun po ang pinaka-devastating na pangyayaring nangyari sa ating Southeast Asian Games. Anyway, ang ating pong guest ngayon ay walang iba kundi POC President Congressman Bambol, Tolentino, na sa aking pagkakaalam ay siyang naging author nung ating victory. Siya po ang araw-araw sa loob ng dalawang taon yata o isang taon ay mini-meeting ang mga national sports associations, ina-analyze kung ano-anong events ang pwede natin panalunan na hindi naman tayo mandadaya. So, yun po. At siya po yun, si Congressman Tolentino. I-explain sa atin ngayon ng buong buo kung paano ang nangyari noong mga panahon na pinag-uusapan nila yung kung ano-anong events at kung ano-anong sports ang ilalagay sa calendar at kung paano tayo mananalo. Ito po ang kauna-unahan kong labas after the SEA Games. Ito po ang official statement. Kauna-unahan ko pong labas sa media after the SEA Games at nagpapasalamat po ako sa inyo. Mm-hmm. Kwento mo naman sa amin kung ito, lingid pa ito sa kaalaman ng mga kababayan natin. Eh. Although tayo, madalas tayo magkausap, so alam ko na kung ano nangyari. Paano ba natin pinlansya ito? Paano naging mga meeting ninyong halos gabi-gabi yata sa mga National Sports Association para ito'y maiplano at maisakatuparan? Totoo po yun. Nagsimula po yan. Hindi pa po ako presidente ng Philippine Olympic Committee. Mm-hmm. Chairman po ako noon at ang naging assignment ko ay kung ano pong mga sports at anong events ang isasali sa Southeast Asian Games. Parang pag ito po ay kinuwento natin lahat, baka abutin tayo, kaya, abutin tayo ng another SEA Games. Hindi lang po abutin ng another SEA Games. Baka po hindi po kaya gayahin ng Vietnam. Baka gayahin na, malamang gagayahin na rin po yan. Nagkaroon na sila ng election. Sa 2021. Kagaya po na sinabi nyo kanina na parang All-Star PBA agad ang Ang dating. Totoo po yun. Actually, sinabi ko po yun sa mga officialis ng basketball po natin, ng SBP, mm-hmm. na please, huwag nyo pong gayahin yung nangyari sa FIBA na team bilang ang
ang pinadala, kagaya po ng US team bilang po ang pinadala nun sa FIBA. Ito pong huling laro nila. Nakita nyo naman ang resulta. Kaya po dito sabi ko, please, durog kung durog. Iltodo nyo na po kung anong wala na po tayong palalampasin. Wala na pong replay ito. Kailangan po talagang sigurado. Ganon din po sa pangkalahatan. Ang paghahanda na, ang pinaghandaan po natin. Todo na po yan. Kasama na pong scheduling. Nakita nyo naman po nung first day, 23 agad. So nakita nyo naman kung sino agad yung mga sports na biglang buhos agad ang ginto. Kaya nasabi nyo po na devastating. Totoo po yun. 23 goals agad. Nagataong 23 pa po ang birthday ko. Yan. 23 birthday, ah. Matagal po namin pinagplanuhan to. Eh, ano naman ang ibig sabihin mismo, ng 56? Ako po, 56 sports po yun. Ano ang ibig sabihin nun? Sa buhay mo? 56 sports. Oh. 56 years old po ako, eh. Kaya 56 sports. Ah. Hindi ko po sinasabi to sa inyo. Ko lang po sinabi. Ay, pwede natin ikwento na light. Very light. Okay. Tapos, may 100 ka pa sinabi kanina. 112 po. 112. Yung po yung pinaka-silyado na. Ah. Tayo po ay siguradong when we reach 112, sigurado pong overall na po yun. Bakit po 112? Dahil 56 sports times 2. Ah, sinabi mo sa akin. Isa po po yun. Hindi lang po yun. Dahil po 112, dahil 112 po ang total medals na nakuha natin. 2005. Okay. So, may relationship. Pwede tayo nito sa ano. Baka may mga nakananood sa atin. Baka pwede tumaya sa loto. Matagal po namin pinag-usapan yan ng mga National Sports Associations. One-on-one po ang pagpupulong namin yan. One-on-one talk ng kanilang coach, sec-gen, sometimes president. Hindi po nila itatanggi yan. Talagang nag-usap po kami dyan. Meron, nilagay po namin sa drawing board yan. Marami pong folders na binasa namin at pinirmahan pa namin na okay, you will deliver this gold. Pagbibigyan po namin kayo ng 6 na events. Pagbibigyan po namin kayo ng 8 events. Pagbibigyan namin kayo ng marami pong humirit. Dahil yung iba po ay binawasan natin dahil sumobra na po ng events. Baka hindi na po natin kayanin kung 800 events. Baka hindi po tayo matapos at katakot-takot na official at ITOs ang kakailanganin. So habang binabawasan po yun, umabot po kami ng 530 events. May pirma pa po yun. Nandun po sa akin lahat ng katibayan na ito po ang kaya nilang i-deliver. Base po sa research ko, hindi naman ako pumapayag na ito i-deliver nila. Let's be conservative. Conservative pa yan? Conservative pa po yun. Meron po tayong high and low. Low and high. So doon lang po ako lumagay sa low. And mathematically, ginawa lang po nating tiga-tigalwa, kaya 56 times 2, 112. Congressman, ikaw ba eh, mathematician? Hindi po alam kung bakit puro numero ngayon ang pumapasok sa isipan ko. Lawyer ka? Medyo magaling po tayo sa numero dahil nag-doctorate po tayo ng finance. So, ano ka? Anong accountant o what? Hindi po. Ano lang po ako? Management skills. Hindi, alam na mga Pilipino ito. Sa Cavite siguro, alam na to. Pero kung gusto mo kasi maging senador, dapat alam na mga Pilipino. Pero sa nangyari niya, siguro, hands down. Sa next election, kung ano man ang gusto mo. Hindi po, ang focus ko po, Olympics. Yun. And susunod na SEA Games. Actually, bago po magsimula ang susunod na SEA Games, yun po ang focus natin. And Olympics. Yun ang dapat natin palang pag-usapan ngayon dahil tapos na yung SEA Games. Nandiyan na, part of history na yan. Part of very successful history natin. Isa tayo sa mga ilang countries na nag-multiple overall champion. Thailand lang alam ko, Indonesia, and wala na.
Malaysia siguro, but apat siguro tayo, pangatlo, na nag-multiple champion. More than one. Okay, so, ibig sabihin, meron na tayong kahit paano overview kung paano magiging plano natin dito. Hi everyone, I am Ziher Basho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisan ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. Tayo at tutungo naman tayo sa future plans. Siyempre, after a successful campaign sa SEA Games, meron susunod pa dyan. Next year ay Olympic Games at the year following ay another Southeast Asian Games. Dito ay sa Vietnam naman gagawin, a former overall champion din ng Vietnam. No, nanalo noong kanilang kapanahonan para mag-host. So, ano po ang ating unahin? Yung SEA Games muna o Olympics, Congressman? Halos sabay-sabay na po yan dahil ang mauna po ang Olympics. Mm-hmm. Actually, meron pa pong mauna sa Olympics. Hindi pa po tapos ang SEA Games. Ito pong ating Para Games. Mm-hmm. Sa kadugtong po ng SEA Games yon, yung 2020, yung Para Games, yeah. Sa dapat po yan ay December na rin, after a week. Mm-hmm. Pero dahil sa Pilipinas po ay may mahabang Pasko, mm-hmm, tatamaan po ng holidays. Mm-hmm. Kaya inadjust po yan ng January. So January na. Nakakasana po yon yung sa Para Games. Ganun din, parang ganun din karami event o what? Maliit lang po yon, hindi naman po lahat ng sports merong mga may manlalarong may kapansanan. Mm-hmm. Kaya po maliit lang ang delegation nun. Okay, so after that halos yung iba po ay nag-concentrate pa sa mga last qualifying ng Olympics. Mm-hmm. Meron pa po yung mga last qualifying hanggang May, meron pa pong qualifying yan. Mm-hmm. Mga pang wild card nila. So with that, doon po naka-focus yung ibang atleta natin at NSA para mag-qualify sa Olympics. Are we gunning also for an overall championship, Para Games? Para Games, hindi pa po tayo nag-over. Pero maganda po ang delivery ng medalya natin doon. Kung sakali, kung pagbibigyan ulit ng pagkakataon, bakit hindi? Shift natin ng Southeast Asian, sa Olympics, yun nga, qualifying ila, dadalawa pa lang ang atin so far. Obiena. Mm-hmm. Tsaka si Yulo. Yulo. Skateboard, Marjolin, I think. Kung pumasok na. Skateboard. Naging bisita namin dito si Becky, si Ma'am Becky Garcia ng dance sports . Nasa Olympics na daw yung isang event ng dance sports. Break dancing. So, siguradong meron tayo Olympic doon. Hindi ko po alam kung na-qualify yung break dancer natin. Kasi parang ang pagkakadiling ko, qualifying na o magko-qualify pa. So, ano pang mga sports ang sa tingin ninyo pwede tayong mag-qualify? Meron pa po tayong pinapasok, baka sa boxing. Mm-hmm. Oo, yeah. Habol po yon dahil meron pong qualifying ngayong January. Mm-hmm. Babae at lalaki. Babae at lalaki. Boxing.
Hindi ko po alam kung papasok ang judo or... Kaso nga, siya na. Meron pa kaming BMX sa May nga. Yung pong isang wild card na tatakbuhan sa America, sa States. So, mga ilan kaya ang pwedeng kumalify sa atin? Hindi ko po mapiho kung aabot ng 10 o kung mababa ng 10. More or less. Ang athletics kasi isa pang lalaki, isa pang babae, so tatlo pa. Dalawa pa. And swimming, dalawa. Sa mandatory sport? Yeah, mga mass sports yan. Athletics and aquatics. Yan ang ating ano. And paano naman ang gagawin nating preparasyon dito? I mean, pag may kumalify na. Tuloy-tuloy po. Next year. Next year na pala ito. Tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy po yan. Actually, ito pong SEA Games. Kahit wala pong connection sa Olympics, itong nagiging exposure ng mga ng mga atleta natin bago sumabak sa ibang qualifying. At parang training na rin po nila yan habang nung sila po ay nag-qualify na. Ang Olympics is August. July Olympics, July and August. July 24 to August 9. So, kahit na hindi pa nagko-qualify, dapat ano na. Nagte-training na. At yung qualify po, talagang nagpahinga lang. Ang pinakapahinga nila, si Games lang po. Yung bang dalawang qualify natin, bumalik na. Sigurado pong natulog lang ngayon yan, ngayon, after si Games, bukas makalwa, alis na po yung mga yan for the training. Mm-hmm. Bukas makalwa. Huwag natin sayangin yung momentum na nangyari sa SEA Games ngayon, tuloy-tuloy po yung programa ng mga NSA para mapalakas lalo. Halos na-gauge na rin. Kailangan bang lakasan pa ang development program, grassroots program? Baka po maraming sports dyan na medyo may edad na po ang mga atleta na lumahok. Baka pwedeng humanap na po tayo ng bagong talent. So, yun. You will be serving as POC president until the Olympics, eh, no? Apo, itong November 2020. Uh-huh. Yung mga tao kailangan natin sa sports, yung kapareho mo, eh. Huwag na yung ibang mga nagdaang mga panahon na na-stale yung ating progress, eh, no? Matagal din pong nabinbin ang hindi nakilala ang sport sa mga atleta kung napabayaan. Hindi naman po sa minamaliit natin yung may edad nating atleta, sila po ay naging inspirasyon na. Nakapagsilbi na. Pwede po tayong magbago ng programa na kumuha ng mga future talent. Yeah, at alam ko pong dahil dito sa SEA Games, marami na pong namulat sa sports. Ang nangyari kasi sa marami tayong factors na dapat masisi dahil sa nangyari. Unang-una, yung ibang NSAs, wala na lang development program, eh. Puro Phil-Am na, eh. Athletics, ilan ang gold medal. Karamihan yata doon, puro Phil-Am. Diba? Ang basketball player. At napabalik na po natin yung dati nating may karangalan tulad po ng softball at baseball. Ah, yeah. Talaga po mamumula tayo dyan. Volleyball po, halos ilang dekada po na matagal na tayong hindi po tumutungtong sa finals ng volleyball. Tayo po ay isang karangalan na nakabot sa finals. Volleyball. Kaya kailangan pa pong tutukan ng mabuti. At yung pong mga bagong sports, skateboarding, surfing, e-sports, sigurado pong papasok yun sa Olympics. May Olympics na ba e-sports? E-sports? Wala pa. Wala pa po itong Tokyo, pero sigurado po yan sa Paris. Papasok po ang e-sports. Dahil sa kanila nang galing yan. Opo. Well, okay, break muna tayo ulit at...
Okay, balik po tayo at ano ba tayo? Ang pinag-uusapan natin ay sports in general na, no? Kung paano isusistinahin yung ating momentum. At yun nga, yun, nasabi ko kanina na isa sa mga naging diferensya ng ating sports, karamihan sa National Sports Associations, na wala na ng development program. Umasa na lang tayo dun sa mga field foreigners natin, mga atleta, na hindi naman natin sila sinisisi, sila kinukuha. But sa akin kasi, kung talaga magaling yung mga yan, nasa US yan eh. Nasa US team. Yung football natin, dapat nasa naglalaro man lang sa mga commercial league ng football sa Europe. Hindi na. Eh, the fact na nandito sila, naghahanap buhay lang sila dito. Ang isa po sigurong makakatulong din para lalong ma-develop at dahil namulat na nga po ang sports, nagsimula na po, may momentum na po dito sa nakaraang nangyaring SEA Games. Malaki po ang maiaambag ng gobyerno dahil... Ayan. Dahil hindi lang po sa funding ng mga atleta natin, higit sa lahat yung pong facilities. Mm-hmm. Yung pong ginawang facility sa Clark, yung po ang nagmulat sa atin na sa napakatagal na panahon pala. Yeah, na kailangan pala natin. Kailangan pala natin yun. At kailangan dagdagan pa po yun. Yeah, kailangan pa dagdagan. Kailangan ikalat po natin sa ating bansa. Kung gagawin po yung Luzon, Visayas, Mindanao, kung gawin na lang po natin practisan yung nasa Metro Manila dahil masyado na pong kumbaga national na po dito. Heritage na. Opo. At baka hindi na po pasado sa international standard. So international standard ng mga international federation. So, tama lang po na bigyan na ng pansin ng pamahalaan. Unti-unti. Ilagay po sa kung malalaking football stadium sa Visayas. Kung malalaking diamond sa Southern Tagalog dahil diyan po sikat noon ng softball, mga bloggers. Baseball, Canlubang, Cavite, Batangas. Dapat buhayin yung galon. Yun po. Isa pa yung martial arts. Sa cycling naman, ang kulang natin, velodrome. 80 years old na yung Amoranto. Mm-hmm. Yung ibang bansa, dalawa na ang velodrome nila. Nakaka-ingit, nakakatulong ng laway. Malaysia. Dalawa na ang velodrome nila, nakita ko lahat. Ang gano'ng ganda. Kaya lutang na lutang ang Malaysia sa cycling eh. Totoo po yun. Ang kiski naman ng araw, hindi natin, sa road, hindi natin tatalo yan eh. Except noong 1981. Pero sa velodrome, nag-number one po tayo dyan. Oo, noong 1981. Nag-number one po tayo. Kaya iba po talaga ang may facility. At bukod dun sa nagagamit po ng local yung facility, tayo po ay nakakapag-imbita, nakakapag-host ng mga Asian Championships, regional championships, kung meron po tayong facility. Marami na nga pong naka-line up ngayon na gustong i-host natin pagkatapos po nitong SEA Games. Bukod po dun sa sinasabi ng sa balita na kaya ba natin mag-host ng Asian Games? Palagay ko po, kayang-kaya 2030. Basta po naiplano ng maganda dahil 10 years from now, kayang-kaya pa pong gumawa ng facility. Nandiyan na po yung ibang facility. Mm-hmm. Ito no, dadagdagan na lang po. At sigurado namang hindi ganun karami ang sports ng Asian wala games. Na kasi, wala na kasi yung mga indigenous sports. Wala na po yun. Talagang nakakonsentrate lang Olympics po yun Olympics. Sa Olympic sports at konting-konti lang po ng regional sports. Mm-hmm. So manageable and doable po yung mga delegado doon. Kaya lang po pinakamaraming bansa na sumasali. 45. Totoo po 'yan. In regards naman doon sa mga sinasabi ninyo dapat i-spread out yung mga sport facilities. Hindi na siguro mahirap gawin 'yan dahil marami na tayong mga pinagagawa sa palarong pabansa, di ba? Na nagiging white elephants lang. Kailangan lang siguro ng tagdagan ng ano. Totoo po yan. Diba? Ilagay sa standard. Ipa-aproban sa international standard. Yun lang siguro. Yun ang mga ginatawag na white elephants ngayon. Na pagkatapos itatag, gagastahan ng national government ng some million pesos. Tapos pagkatapos ng palarong pambasa, wala na.
And then next palaro pambasa sa iba naman lugar, magpapagawa na naman ng stadium. Magagamit po, dapat ginagamit po ng mga developmental, mga grassroots, ipagamit po sa mga schools, paggamit sa mga inter-regional. Na libre siguro, para hindi na masyadong mga... And focus. Focus po sana ng doon kayo mga boksingero, doon po kayo mga athletics, doon kayo mga aquatics, doon kayo mga siklista. Tsaka noon pa yan na na-experience ako to na lahat halos na naging pinuno natin sa sports, maraming nag-aalok sa atin na maging place ito ng spring training nila. Diba, may mga bansa tayo dito sa Asia na nagyayelo, may spring, may winter. Gusto nila pumunta rito. Imbes na magpunta sa Hawaii or Miami, dito mas malapit eh. Ganun po ang nangyari sa softball sa Diamond sa Clark. Anim po yung Diamond doon ang gumagamit po noon mga Koreano. Yun. Narentahan na po nila yun. Narentahan na po ng mga Korean sa softball players, baseball players. Yung sa the villages. Nakarenta po at tayo ng buong winter months. Villages ba talaga ang pangalan nun? The villages po ang pangalan nun. Napakaganda inside po. Inside the International Sports Center. Nasa Clark po siya. Clark. Pampanga. So, nakarenta na po yun ng... Kompleto na po yun. May tirahan, may... May village. Maganda pala yun. So, ang pagkaalam ko po, narenta na ng Korea for day training every year during winter. But it's a private owned? Privately owned po. Aha. Hindi yun kasama sa Clark? Hindi pa po kasama. Yung mga ganun pong facility ang kailangan natin. So, maganda pala. Tama po yun. Kagaya cycling. May cycle po kami sa cycling. Yung mga European, umiikot po yan pag winter sa kanya. Ayun, oo. Tama kaya yun. Umiikot ng Malaysia, umiikot na. Kaya, hindi magiging idol. Tsaka hindi masyadong, hindi magiging idol sa use at saka sa pagkikitaan. Medyo, no? Kikita yung mga... Marami ng ganyan eh. Kaya lang ayaw nung mga... Paying po yan. Kumikita po yan. Mga official natin nung araw. Nagkumpisa yan kay Padilla eh. Nag-offer ng maging champion tayo ng baseball, first baseball shoot, 1954. Pinag-uusapan na yan. Gusto nilang ang Japanese, gusto pumunta rito pag spring and winter para sa kanilang training. Kasi nagpupunta pa sila sa Hawaii eh. Kasi magastos, di ba? Dollar. Eh dito, piso lang. Kaya... Yeah, maganda yun. Maganda yung plano yun. At ano yan? Government and private channel. POC yan. Kailangan yan. Sa PSC. PSC po yan. PSC. Okay. So, pag-usapan ulit natin yung Olympics at SEA Games. SEA Games. Vietnam. 2021. So, kailangan din yung kung ano yung ginawa natin ngayon, dapat gawin din natin ngayon, international exposure. Kailangan makita po namin, halos nakita na po namin, ma-final yung, ano yung sports sa Vietnam, at tutukan na po ng mga NSA natin kung ano yung isasali at kung sino yung sasali para mahaba rin po yung training. Ano naman yun eh, kung ano man isasali nilang indigenous sports, pwede naman tayo hindi sumali rin eh. Meron na pong 36 na sinubmit silang sports. Indigenous. Sa huling meeting namin. Doon po sa Vietnam na gagawing SEA Games. Olympics ito. Olympic sports. Mostly Olympic and regional sports. Pero hindi po mawawala ang national sports ng Vietnam, yung pong Vominam. Na hindi ko po alam kung paano natin tatalunin yung mga yun. Para lang pong arnis yun, na hindi rin nila po alam kung paano tayo tatalunin. Oo, nang marindi ko nga yan. Dito mismo sa programang ito eh. Akala ko, laro sa Ilocos yun eh. Baka po maglagay din ng mga 20 events yun. So, siguradong pwede. Buhos din po yun. Hindi rin natin lang paano natin hahabulin yun. Hindi naman tayo. Natural po yun. Normal lang po yun sa mga hindi nagawa. Naman tayo hahabulin ng overall though. Pero dapat natin pagtuunan yung mga Olympic sports. Totoo yung po mga, yan. Una-una, hindi naman natin pakikinabang. Halimbawa yung kuras, yung buminam, hindi naman natin pakikinabang. Sa kanila na yun eh. Balato na yun eh. Diba? Parang... Pero ito pong sa atin ngayon sa Southeast Asian Games, ito pong nangyari. Kahit po pinasok natin ang arnis at ang dance sports, yung balato naman sa atin, kahit ibawas niyo po yun, overkill pa rin. Panalo pa rin panalo po tayo. Tayo. Overall champion pa rin po. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga atleta.
Ang isa lang pintas ko dyan sa overkill na yan, yung basketball eh. Baka lalo tayong pintasan dun eh. The first time yun eh. Ang professional team natin ang nagpadala. Tayo lang ang ganyan. Tayo lang naman kasi may professional league dito. Ganun po talaga. Kahit atin na yun naman at saka literal lasal, pwede ba nasa sa same games? Ganun po talaga. Alin po ba yung nakakalaban natin? At Thailand, meron din po siyang ano? Thai-American. Nawala nga yung isang import nila na magaling din eh. Kaya po talaga ang laban. So, now, di ba, sa Vietnam, professional pa rin pala dali natin sa basketball. Huwag naman. Magiging decision ng sa mga basketball ng deterrent sa ng development yun eh. Ang gagaling ng NCAA, UEAP natin eh. Bakit hindi naman bigyan ng pagkakataon dapat na ipakita kung anong klase. Doon, hindi natin mapakikita kung anong klase basketball tayo meron eh. Kasi pro na yun eh. Di ba? Eh kung NCAA champion, kahit lang NCAA champion, UEAP champion, hindi naman tayo tatalunin doon. Kaya naman tayo natalo sa Malaysia. Mahirap po magbaka sakali. Kaya tayo natalo sa Malaysia, alam niyo bakit? Abay, pag mag-iisayo kami, 3 oras kami bumibiyahe. Iniikot-ikot kami ng bus na gano'n. Tapos pagdating namin doon, imbes na aircon, pinapatay yung aircon. Kaya galit sa galit, yun, natalo tayo doon. Ba't binawayan mo natin yung 1991? Hindi naman po siguro sinasadya. Kanya-kanya pong paraan niya. Oo, kanya-kanya ng paraan ta. So, kailangan din ng ano, yun nga, sinasabi ko, international exposure, kailangan natin ng pera. Eh, saan, nasa kongreso kayo, kaya-kaya naman. Hindi lang po siguro gobyerno, hindi lang po sa pamahalaan. Yeah, private. Pero kailangan na po nating itap ang private sectors. Kaya. Mga korporasyon. Kailangan na po natin yan. Dati na po yan. Dati na pong ginagawa yung godfather na ng sports. So, ngayon po, dapat pagtibayin na yon para tandem na po ang gobyerno at ang private. Dapat naman, kasi nakikinabang din naman ang mga commercial establishments sa ginagagawa ng ating kanto. Isa po yun sa gagawin kong programa. Yun, ang maganda. So, paano natin gagawin? At siguro naman po magtitiwala na ngayon ng mga private corporations sa nangyari sa Southeast Asian Games. Unless, marami na pong papasok dyan. Unless may ginawang hindi masyadong maganda yung fisgo. Wala naman po siguro. Yung mga overpricing. Kaya, hiwalay naman po ang hosting, organizing sa mga atleta. Kaya malaki na po siguro ang tiwala ng mga private corporation ngayon sa mga atleta. Dahil doon makakakuha na tayo ng mga godfathers and sponsors. Yan nga, isang napatunayan natin dito is ang ating mga atleta talaga magagaling. You know, hindi naman natin na-enjoy yung home court advantage eh. Dahil yung mga venues eh, bisperas na nung Pasko. Bisperas na nung Pasko nayari eh. Totoo po yan. So talagang talagang magaling talaga ating atleta. Like, support talaga kailangan. Nawalan pa nga po ng home court advantage. Nawala. So, home court advantage. Ang team lang yata na hindi nagkaroon international exposure, basketball. Dahil may PBA pa nung nagpe-prepare tayo. Lahat halos nagpe-prepare. Salamatin natin ang PSA dahil sa, you know, tsaka siguro, pangulo nga natin dahil open naman ang pangulo sa gastos. Kaya po, magagamit ngayon ng mga atleta itong mga facilities na ito. Yun. Ginamit sa Southeast Asian Games. Tuloy-tuloy ang ating development. Tuloy-tuloy ang pag-practice. Tuloy-tuloy ang pag-train. Okay, so, kung ang ating bisita ay wala pang may sasabihin pa. Para po, nagpapasalamat lang po ako. At taas no po tayong lahat, Pilipino. At pasalamat lang po ako sa ating mga mahal na atleta. Na pinakita nyo talaga ang tunay na Pilipino. Hindi lang po sa palakasan, pati po yung pagsagip ng buhay ng sa surfer. Una ang buhay, bago po ang inunang buhay, bago po ang matagal na natin napatunayan yan. Pinakita na po natin ang ating attitude. Matagal na natin napatunayan yan. Noong araw talaga namang naghihingalo tayo, opening day na sabi mo, di ba, noong 1981.
opening ceremony namin, nagpupukpukan pa doon sa likod ng stage dahil piniprepare yung ating ano. Talagang ganun eh. Doon naman tayo napupuri yung ating lahi. Kahit na alam nilang pagkasama-sama ng ating ugali, pero kasa mga gipit ang pagkakataon. Lagi tayong, ang mga kababayan natin laging nandyan. Okay, on that note, tatunayan nga po, ang susulat ako siguro ng ano eh, ang ating six-man, kumbaga ang basketball may six-man, dito sa ating SEA Games, ang six-man natin dito, yung mga Pilipino, yung crowd na pumuno ng ating stadium na nagbigay ng additional motivation, inspiration sa ating mga kababayan. Doon po naman natin mapupuri ang ating lahi. Okay, on that note, ay magpapaalam na po tayo sa ating ano. Salamat po sa kay Congressman Tolentino. At sa susunod na linggo po, maaring ang magbibigay naman sa atin ng assessment ay ang Philippine Sports Commission. Salamat po. Salamat. Diway. Okay.